Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I will be doing my first Q&A video. And all this question is from a group sa Facebook na talaga naman napaka-supportive. Nakalimutan ko yung pangalan, pero eto sila. Sobrang supportive ng mga tao dun. And talagang tutulungan ka nila mag-gain. And nandyan sila para makinig sa'yo kahit hindi ka kasali sa group chat. Kasi ako personally, mas pinipili kong wag sumali sa mga group chat na. Kasi less stress and less trouble na din. And that's from my own experience. And hindi ko nababanggitin kung... So guys, hindi ko napapahabayan yung intro ko dahil nagkakaroon ng problema itong camera natin. Hindi siya nakikisama right now, so without further ado, let's go ahead and do this Q&A. Okay? So, lahat pala ng mga babanggit ko ngayon na mga nag-leave ng questions ay mga co-YouTuber ko din, mga vlogger din sila. So, lahat ng link nila, I will put it all sa description box para makita nyo din yung mga contents nila and malay nyo. Yung content nila is gusto nyo rin, ba? Diba? So, please check them out. So, na naman ako mapakali sa buho ko. Ayan. So, her first question is from Just Kidding. Ang clever ng name. Cute. How do you see yourself in 5 years? Isa ka pa rin bang YouTuber? I think so. Pero, as a YouTuber kasi, hindi ko nakikita yung sarili ko na magiging full-time YouTuber. So, yes, I still see myself na nasa YouTube sa 5 years, in 5 years, pero as a hobby pa rin. And, yun. Thank you! Next is, Sandrex Sia Entertainment. Anong oras ka natutulog at nagigising? Okay. Pag hindi ako nag-film, natutulog ako mga 9, 8. Pero pag nag-film ako, 1 a.m. dapat tulog na ako. And nagigising naman ako. Pag maaga ako natulog, syempre maaga ako magigising. So pinakamaaga kong gising is 7 a.m. Pag naman late ako natulog, tinatry ko pa rin yung best ko magising ng 9 a.m. And, sa mga hindi po pala nakakaalam, panggabi po yung trabaho ko. So, pag may trabaho ako ng night, natutulog ako ng 7 a.m. at nagigising ako ng 5 p.m. Yeah, ganun. Pag nag-work ako ng night, pag may work lang, ganun. Sa araw ako tulog. So, next question, Jomar Dawang, things you always do before filming and why? Nililigo. Nililigo muna ako bago ko mag-film kasi sobrang init ng mga lights ko and hindi ako nag-aircon, hindi ako nag-fan para mas marinig ninyo ako at hindi mapangit yung tunog sa background. Kahit ngayon, meron kayo naririnig. Yung palang fridge ko po yun dito sa kwarto. Pasensya na kung medyo maingay. Yun, naliligo. Next is Nicole Paller. Why did you start YouTube? Anong feeling na habang nag-edit ka, nakikita mo yung mga bloopers mo? Natatawa ako sa sarili ko and nahihiya at the same time. Kasi sobrang dami kong bloopers. Alam nyo yun, nakaka-relate kayo kasi pare-pare tayong gumagawa ng video, guys. Siguro sa mga 30 minutes na video, mga 8 minutes to 10 minutes lang yung talagang ina-upload natin. And then the rest, halos mga bloopers na yun, narong na-aching ka, or may dumaan sa background mo, or kung anong paman yun. So ayun, naiiyak ako sa sarili ko. But at the same time, natatawa ako kasi parang nakaka-entertain din sa sarili yung makita mo yung sarili mo kung ano-ano ginagawa. Yan.
Next is from my friend, her name is Jessa May. Who's your favorite YouTuber? Yung nag-i-inspire sa'yo? Siguro si Anakay. Anakay talaga. Siya yung talagang napanood ko na YouTuber na talagang naging reason kung ba't ako nag-start mag-video. Siya yun. Siya talaga. Ang dami ko na napapanood, lalo na international, sila Lordy, IY. Pero yung mga time na yun, nanonood lang ako. Pero nung natuklasan ko si Anakay, sabi ko, hala, ang galing naman. Pwede pala na, hindi ko alam, pwede pala mag-Tagalog, mag-video. Akala ko kasi pag nag-YouTube ka, dapat English. Eh, hindi naman po ganun kagaling ang lola niya mag-English. So, yun, si Anakay. Para mapapanood niya, no? Kung makapag, ano. Anyways, next question, Alex Nakpil. Is there a life after YouTube for you? YouTube for you? Yes. Kasi, para sa akin, oo. Kasi hindi nga ito full-time ko. Part-time ko lang to, hobby. So, para sa akin, yes. Meron pa rin. Nasagot ko ba ng tama yun? Is there a life after YouTube for you? Yeah, definitely. Yeah. Feeling ko. So, correct mo na lang ako. Kaya ako hindi ko nasagot. Kasi, tama ba? Oo, meron naman. Next is from Prensin Luis Ramos. Kainin muna. Ako energy. Nga pala, dito sa Q&A na to, 15 lang na question yung masasagot ko ha. Sa susunod na yung iba. So kung hindi ko man kayo mabanggit, pasensya na, sa susunod na lang. Kasi ayoko yung mabore. Gusto ko hindi ganun kahaba para talagang panoorin nyo. Kasi feeling ko pag sobrang haba, hindi na-skip na minsan. Ako lang ba yun? Okay. Ang habang taas naman ng neck ko. Ah! Gulo na na yung hair ko. Ayan. So, next is from Prensine Luis Ramos. If hindi ka nag-YouTube, ano ka sana ngayon? Nag-work ako. Nag-work pa rin po ako kahit nag-YouTube ako. Hobby ko to. And, part-time din ako sa work ko. And, if hindi ako nag-YouTube, siguro ngayon nagbe-bake ako. Kasi dati, nag-business din ako. And, nagbe-bake ako dito sa bahay. And then, nabibenta ko siya online. Ayun. Yun. Siguro nagbe-bake. Nagbe-bake ako doon sa kusina. Wala akong makeup siguro. Kasi, napaka-init ng oven. Maghuhulas to. Next is Brisey C. Ganyas. Kamusta po ang buhay YouTuber? Masaya po ba? Oo, masaya. Masaya kasi, ano ako eh, masaya ako kasi nakakausap ko kayo kahit camera lang yung kaharap ko at ilaw ngayon. Feeling ko nakakakonek ako sa mga tao ng ganito kaysa yun sa lalabas tapos makikipag-socializing sa ibang tao. Mas masaya ako ng ganito. Pero hindi man yung loner. Loner ba tawag doon? Hindi, masaya ako. Masaya. And masaya ako na unti-unti may nanonood ng content ko. Dati-dati kasi nag-a-upload lang ako. Tapos wala, anong view? At wala talaga nagiging view. Kahit naka-public naman, wala talagang nagiging view. Pero ngayon, meron na. Tapos may nagko-comment na rin. And may nagdi-dislike na din. So, happy naman ako na napaparating ko na pala yung video ko sa tao. Okay. Next question, Maria Reyna. Sinong gusto mo makitang YouTuber in person sa ibang bansa and why? Since nandito ako sa California, gusto ko makitang YouTuber dyan sa Pilipinas. Si Anakay, si Sia Tony Sia, si Aisha Borromeo, si Nanay Aisha, si Clutz Family, yes, yun, yung mga yun. Kung international naman, it's Judy Life, saka si Lordy IY, yun.
Kasi busy sila eh. So, doon na lang tayo sa mga hindi busy. Saka siguro kayo mga kako-YouTuber ko, balang araw siguro. Pag may meet up. Okay, next. Estela de Ramos. What is your favorite TV show right now? TV show? Wala ako sa Pilipinas na TV show. Like, mga Tagalog, wala. Hindi ako nanonood ng mga Tagalog na teleserye ba? Ganun. Walking Dead? Show ba yun? Series? Oh, Walking Dead. Favorite ko yun. How I Met Your Mother, kahit na paulit-ulit na pinapanood ko pa rin. King of Queens. Basta top ko Walking Dead. Yan. Next question is from Jen Federico. Anong goal mo this month? Goal ko this month? Ano? Same goal pa din. Pwede bang gawin kong goal ko at the end of this year na lang? Kasi pag this month, feeling ko hindi ko ma-reach eh. Kasi medyo malayo pa ako. Pero ang goal ko talaga, bago matapos yung taon na to, is ma-reach ko yung 1,000 subscriber and 10,000 views. And medyo malapit-lapit na po ako doon. Hindi po dahil sa gusto ko ng AdSense. Gusto ko po ma-reach yun kasi po meron ang ino-offer ang YouTube Academy na mga classes na pwede mo palang gawin yun kung 1,000 subscriber ka na. Yun. Para alam nyo din. Anyways, next question. Christopher Cole, ano ang payo mo para sa amin na gusto mag-start ng YouTube vlog? Sobrang bago pa lang ako para magsabi ng mga tips. Kasi baguhan lang din ako. Pero para sa akin, kung gusto niyo magsimula na ng video, gawin niyo na ngayon. Kasi kung gagawin niyo bukas, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, marami nang magbabago. Marami nang pagbabago mangyayari. Pero kung sisimulan mo ngayon na makakakilala kayo ng mga co-YouTuber mo na makakatulong sa'yo para magawa ng magagandang content, collabs, marami ka pa mamimit. Malay mo, yung video mo na pala, yung magte-trending bukas, pero hindi mo piniling i-post. So, para sa akin, kung mag-iisip ka mag-start, start right now. Push. Like, off mo na to. Off mo na tong video ko and gumawa ka na ng channel mo, mag-video ka na. Kasi, ito yung perfect timing para umpisahan yan. Okay? YouTube short nga pala. Pinagawa ko lang to, ha? Okay. Next question. Ramses Ong, paano i-pronounce ang YouTube? YouTube o YouTube? Ako, YouTube. Pero minsan YouTube. Pero sabi nila YouTube daw ang tama, pero napapa-YouTube ako. Ikaw, anong pronunciation mo? Pag gagawa ka ng Q&A, yun yung tanong ko sa'yo. Ramses Ong, YouTube o YouTube? Okay, next question. Oh, last two na tayo. Andre Quintana, if you are not a YouTuber, what will you be? Nursing assistant ako ngayon. Pero, yun nga. Yung pag-YouTube is hobby and part-time na din. Pero siguro baker. Gusto ko mag-bake. Gusto ko magkaroon ng bakery. Yung ganun. Mga coffee shop. Tapos magtitinda ako ng mga binibake ko. Yun. So kung hindi ako nag-push mag-YouTube, nagbe-bake pa din siguro ko. Kasi napansin ko, nung naging busy ako mag-YouTube, hindi na ako nagbe-bake masyado. Like, na-miss ko na, syempre. Pero, ayun. Okay, last question na tayo, ha?
Pero may susunod pa, follow-up na lang yung iba. Pero ito yung pinaka-favorite kong question sa 15 na to. It's from Raynor Blazado Onyedo. Thank you so much for this question. Dapat pang Miss Universe yung sagot. Ano sa tingin mo ang tingin sa'yo ng kaaway mo? Ano sa tingin mo ang tingin sa'yo ng kaaway mo? Pangit. Pangit ang tingin ko na tingin niya sa akin. Tapos maarte. Tapos lahat na nakakainis, iniisip niya para magalit siya lalo sa akin. Yun, tingin ko. Pero wala naman akong kaaway. Mga katampuhan meron, pero kaaway wala naman. Siguro, basta, ewan ko, ang hirap eh. Pero gusto ko, favorite kong tanong na to. Pero hindi ko alam kung paano sagutin ng tama. Ano sa tingin mo ang tingin sa'yo ng kaaway mo? Comment down below nga kayo. Tulungan ninyo akong sagutin tong katanungan na to. Para sa next Q&A ko, masagot ko yung tanong sa akin ni Raynor Blazado Onyedo. So viewers guys, tanong ko sa inyo. Ano sa tingin mo ang tingin sa'yo ng kaaway mo? Comment down below guys ha, please. And yes, tapos na tayo guys. If you like this video, kindly give it a thumbs up. Sana nag-enjoy kayo. Sana hindi kayo na-bored sa panonood sa akin. Medyo malakas ng boses natin ngayon. Good job! Woo! Woo! Hindi ako bumubulong. Pero nahihirapan ako magsalita. Okay. So, if you like this video, kindly give it a thumbs up. And if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell button right here somewhere. And please don't forget to check the description box para makita yung mga links ng mga nagtanong sa akin na malay nyo yung mga content nila ay swak na swak sa kagustuhan nyo na pinapanood nyo dito sa YouTube world. And welcome to my fam. Subscribe na please. And comment, 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 comment. Kasi sobrang favorite ko magbasa ng comments nyo. Promise. So yes, thank you again for watching. And I'll see you on my next video. Bye!